Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, o di naman kaya ay naligaw si channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang mapapataas kilay kang iniwang salita ni Menggay kanina po habang nasa Bulaga po siya ng live na live kasama po si Kuya Paulo, kung saan sinabi nga po ni Menggay na papunta pa lang tayo sa exciting part kung saan may paparating pa ngang the best. Di ba? Ano nga kaya o sino nga kaya ang kinutukoy kanina ni Menggay sa live na yan, ano? Habang si Alden naman po, kinagigiliwan na naman po bukod po sa pagkakapuri sa kanya ni Bea Alonzo, no, enakunan pa po ng video ng mga netizens kung gaano kabait ang isang Alden Richards kahit sa mga cameraman, no, na siya naman pong kinu-question ngayon ng iba. Pagdating talaga sa mga haters, no, nila Mina tsaka nila Alden, talagang wala nang ginawang tama silang dalawa, no, ang Richard pagdating po sa mga paningin nila. Sabi ko naman po sa inyo, kahit ano pang gawin nila kina Main at kay Alden, pag-uusapan pa rin po natin yung mga bagay na yan. Positibo man po o negatibo man po yan, lagi pa rin po natin yung uungkatin, ano? Sagot natin yan sa ating araw-araw. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan niyo po munang magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin, ano? At thank you so much po, no, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig kina Main at kay Alden, lalo na po sa mga nagbibigay ng genuine love. Patuloy na nagbibigay ng genuine love dito po kay Main at saka kay Alden, ng wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi po ninyong tatandaan na kaisa niyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, naku, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Main at kay Alden. Yung subscribe at saka yung bell buttons, dyan mo lang makikita yan sa baba ng screen mo. Angat mo lang ng konti, lilitaw na po dyan yung subscribe at saka yung bell, i-click mo na yan para ikaw yung unang-unang nakakaalam. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin po natin ang laging komento nitong si Miss Julie Sanchez. Sabi niya rito, salamat Mr. Pinas sa iyong updates. Mabuti po na ipaliwanag niyo yung book, no? Book daw ni Main na manifesto. Nagulat din ako, bigla na lang may book pala si Main. Dati-rati kasi sinusulat pa lang niya ay sinasabi na niya, no, naabangan natin. Katulad nung sa Yap, I'm the girl, no? Pero tingnan pa rin natin kung babanggitin ito ni Main, no? Kung sakaling banggitin ito ni Main, bibili ako para matingnan natin kung ano ang nilalaman, ano? Kapag puro sarsuela, alam na kung ano ang gagawin natin. Thanks again, Mr. Pinas. Tama po kayo sa inyong obserbasyon, Miss Julie Sanchez. Noon, kapag siya talaga yung nagsusulat, talagang sinusulat pa lang niya, minamarket niya na. Binabanggit niya na ito ng binabanggit. Pero dito ka magugulat, no? Yung mga nagpo-post ito na manifesto raw di umano ni Main Mendoza, ano po, hindi pa nga alam ni Main Mendoza, alam na po nila. Diba, naglalabas na kaagad sila ng cover nito at pinapression pa ng iba. Ganyan sila katindi. Diba? Thank you po sa inyong comments and God bless po. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Labsing ba to, Tessa? Sabi niya rito, nako Mr. Pinas, good evening sa'yo. Ako kahit anong mangyari, di lang nakakapit sa dalawa kundi nakayapos ako, no, sa kanilang dalawa since 2015. At kay Alden naman, since 2011 pa lang sila, ang silang libangan ko dito sa abroad. Kung pwede nga lang na ako na lang ang taga-iyak, no, para sa dalawa pag naiipit sa sarsuela. At ako din yung taga-cheer, no, para pag masaya silang dalawa, matatapos din itong laban na ito, Mr. Pinas, na makakapaghintay tayo hanggang dulo. God bless, always with Lola Granny. Nako, daig nyo pa po pala kami. Kasi ako po, ako personally po, end na po ng 2015. No, doon ko po sinimulan si Main at saka si Alden. Kayo po pala, 2011 pa lang, nakatutok na po sa kanila. No, hindi pa sila sikat, nandun na po pala kayo. Talagang proud po kami sa ganyang, alam niyo yung mga luma, yung mga matagal na pong sumusubaybay kina Main at kay Alden. Sila po yung talagang hindi nagdududa. Pero itong yung mga 20
sabihin na natin 2020 onwards. Yan yung daming kuda, ang daming duda. Thank you po sa comments. At ang ikatlo naman natin komento ay mula naman po kay Miss Elsie Contado. Sabi niya rito, dapat maharang na yan ni Alden at Maine bago pa man maipublish. Hindi kasi basta-basta ang libro, lalo na kung puno ito ng kasinungalingan. May karapatan si Maine at si Alden ano, bilang asawa na ipatigil ang pagpupublish kung hindi tama ang laman. Lalo na kung makakaapekto sa moralidad niya bilang totoong may asawa na. No, huwag na antayin ang management nila dahil noon pa man ay di sila pinoproteksyonan. Komisyon lang habol nila, wala silang pakialam. Kung sagara na at hanggang buto ang pagpapahiya, no? Talagang kinupukol kay Maine, no? May natatandaan ba kayo kung kailan nilinis ang pangalan ni Maine sa mga issue na pinupukol sa kanya? Diba? Ni minsan wala. Kasi siguro nga, totoo na isa siya sa author ng Sarsuela. Buti pa manager ni Tekla, no? To the rescue agad sa alaga niya. Pero itong manager ni Maine, sagara na talaga ang kawalangyaan. Hindi ko po maiaalis sa inyong isipan at hindi ko rin po kayo masisisi na talagang paghinalaan nating lahat ang manager nitong si Maine Mendoza. Tama po kasi kayo. Ilang beses nang naiipit si Maine Mendoza, ilang beses nang nadidiin si Maine Mendoza, pero wala tayong narinig ni isang beses na pagtatanggol sa kanya. Diba? Ito nga lang na nagpunta si Nanay Dab sa NBI, diba? Nung may gumawa po ng fake video for Maine Mendoza, eh doon lang lumutang ang manager ni Menggay. Doon lang nagsalita. Pero other than that, wala na po. As in, walang wala na po. Diba? Yun yung nakakalungkot na katotohanan doon. At ngayon, unahin po natin si Alden Richards. Kasi ng mga nakaraang updates natin, laging si Maine po yung ating inuuna. Okay? So, bukod nga po sa pagkakapuri sa kanya ni Bea Alonzo, bilang siya po yung kanyang fitspiration, dahil si Alden nga naman kung mag-workout daw, na talagang grabe kung mag-workout at talagang kumakain ng mga healthy food. Kaya naman iniidolo na rin siya, no? Nitong hindi lang ni Bea, maging ng iba pa, lalo na yung mga sumusuporta sa Century Tuna Buds, 'di ba? Bukod po diyan, nabidyuhan po si Alden Richards. Nito pong mga netizens na nanonood po sa kanilang taping. Kung saan meron nga pong cameraman na yumapos kay Alden at nagpasalamat kaibigan lang na humingi ng pasasalamat kay Alden Richards. Kasi po, kaninang umaga pa po si Alden ay nagtitreat na po sa kanila. Binigyan pa nga po sila ng Starbucks coffee. Ganun na ganun po si Maine Mendoza sa kanyang mga katrabaho. Nagbibigay din po ng Starbucks coffee. Diba? Ganun talaga. Eh ganun si Maine at si Alden, nakagawin na nilang dalawa yan eh. Diba? Ngayon, ito po ang itong mga ulupong naman na nag-react po sa video ni Alden Richards. Bakit daw nagpapadikit si Alden Richards sa mga cameraman na ganun? Eh baka naman daw hindi pa yun bakunado, kesyo baka ruma-COVID si Alden, kesyo may mga nagsasabing kagagaling lang daw ni Alden sa COVID. Again, hindi po nagkaroon ng sakit si Alden Richards kailanman. Okay? At ganyan po kabuti si Alden Richards kahit na ikaw yung pinakamababa na posisyon na meron po sa kanilang taping, hindi kanyan mamata-matahin. Ganyan po si Alden. Kilala po natin siya. Kahit ikaw yung pinakamababa, kakausapin kanya na parang tropa ka lang niya. Ganyan po siya ka-down to earth. Parang Maine Mendoza lang po ang peg. Diba? Kaya, wag niyo na sanang, alam niyo naman yung ganyang bagay. Wala, hindi naman dapat gawa ng issue, eh talagang binibigyan niyo pa ng issue. Eh talagang pala kaibigan po si Alden Richards. Matulungin pa yan sa kapwa. Same na same with Maine Mendoza. Okay? Sana naman maging klaro sa atin yun at pag makakita po kayo sa social media ng ganyan na walang ginawa, kundi husgahan ng husgahan si Alden Richards, kayo na po ang mag-correct sa kanila dahil alam po natin ang katotohanan kung gaano kakabuting tao yung si Alden maging si Maine Mendoza man. At speaking of Maine Mendoza, punta naman po tayo sa Itbulaga kanina kung saan yung picture po na pinakita ko sa inyo na ang layo naman, tapos na po yung Bida Next na kanilang segment ano sa Itbulaga. Tapos bigla na naman pong nagbabanggit si Maine Mendoza na there's more. Ngayon, tila baga papunta pa lang tayo sa exciting part. Kumbaga, sabi nga po niya sa kanyang sinasabi, paparating na ang the best. Dito po nagtaka ang mga netizens kasi hindi na naman be the next. Eh bukod nga doon sa topic nila habang sinasabi ni Menggay yon, medyo malayo-layo. Pero ano nga bang ibig sabihin dito ni Menggay? Si Alden Richards na ba
ang sinasabi niyang the best na magbabalik. Hindi, ito po, gusto ko lang pong linawin. Si Alden Richards po ay hindi umalis sa Ipulaga. Okay? Hindi rin po siya tinanggal. Hindi lang po siya binibigyan ng schedule sa Ipulaga kapag siya ay libre. Kapag libre ang kanyang schedule, hindi po siya nakakatanggap ng schedule po mula naman po sa APP. Okay? Ayoko pong i-disclose ang inyong mga isipan. Ayokong isara nyo ang inyong isipan, ano? Pagdating po sa bagay na si Alden ay babalik na sa Ipulaga. Ano nga ang sabi, ano nga ang habilin sa atin ni Alden? To see is to believe. Po tayong pauuto kung kani-kanino lang. Sino ka? 2022 ka lang lumantad. Diba? Tapos sasabihin mo si Alden at saka si Main ay wala na, matagal na. Sus Maria. Tayo pa ba maglolokohan dito? Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.